problema ka ba sa mata at nangangailangan ng agarang operasyon? Leave your worry behind and experience a non-invasive operation. From MGI Medical Eyewear, the first and only 8-in-1 medical eyewear in the world frame that contains negative ion, nano silver, far infrared, germanium stone and 72 types of minerals. And lens coated with lens anti-UV, Blu-ray, and radiation for tripod protection, patented and FDA approved pa. Clinically tested, isuot 8 to 10 hours every day para sa mahusay na benepisyo at malinaw na solusyon sa malabo at mataas na eye drain. Astigmatism, nearsightedness, farsightedness, lazy eyes, smokers, double vista, maculopathy, at iba pa. Visit our website for clear, brighter future ahead. So from 10 minutes pa lang or 15 minutes po tayo nag-uusap, ano pong naramdaman nyo suot yung nano cap and ion spec eyewear natin? Nag-align yung liwanag. Dumiretso yung liwanag dito papunta doon. Pero dati po, nung wala po kayong suot na ion spec, walang ganun. Wala po kayo nakikita? Wala. Ano siya? Yung parang madilim, nag-scattered. Eh nung naano ko, yung nag-align yung liwanag, dumiretso. Nay, kumusta po yung mata ninyo ngayong nasuot niyo yan after 2 hours? Ano siya yung, kasi dati parang ang bigat lahat yung, yung right eye ko. Mm-hmm. Tapos ngayon is nakaramdam ako ng yung parang lumiwanag pagkatapos yung parang hindi siya pagod. Yung parang iba eh, parang ang gaan. Uh-huh. So meaning po yung right eye nyo, yun yung may cataract, Parang ano kasi siya, parang maga. Parang tingin ko kasi hinihipo ko yan eh. Oo, maga siya. Parang namamaga sa ilalim. Yun ang una kong nakamdaman. Oo. Pero sa findings po ng doktor, findings ng doktor sa Pilipinas, yun yung yung may katarakada ko. Hindi ko na matandaan kung left eye or right eye. Oo. Pero talagang ito lang lately na naramdaman ko nga na parang, sabi ko, bakit kaya parang namamaga yung aking mata? So, meaning to say po, ang may difference talaga sa'yo is yung right eye. Kasi yun yung madalas mo nararamdaman. Ano po? Tapos, ang napansin ko rin yan, yung tinitingnan ko kung manalamin sa umaga man o sa gabi, para siyang namumula. Opo. Lalo na yung dito banda sa may... Pero sa after 2 hours nyo po, nasuot yung ating ion spec eyeglass, ano po yung naramdaman nyo, mother? Gumaan siya na parang... Basta magaan ang pakiramdam ko. Tapos, kumusta yung paningin niyo po? Ang paningin ko is lumilinaw. Lumilinaw siya. Tapos gumaan din yung kanang mata niya po. Oh, very good yan, mother. Very good. Ganyan po talaga kagaling yung ating ion spec eyeglass. Ano po? So, satisfied po kayo sa aking sinasabi? Ano po? Natunay po. Yan nga talaga siguro ang kasagutan kasi talagang kanina, ito talagang day na to. Gusto ko talagang pumunta sa optical shop. So, kaya po talaga tayo ngayon pinagtagpo para dyan. Ano po? Sige po, mother. Maraming salamat po. Okay. Mayroon man sana kung nararamdaman ganun. Ito, pinopromote ko sa inyo dahil naramdaman ko kung ano ang kagandahan itong salamin na ito. Okay po, mother. Salamat po. Maraming salamat. Ako po si Elizabeth Mendoza, 64 years old. Nag-upisa akong gumamit ng ion spec last November 21, Sabado. At bago kong naranasan itong ion spec, parami na akong nararamdaman sa mata ko. Una, lagi nagluluha, matli, tsaka nagmumuta. Tapos, mas mata ulo ko. At hindi ko maititik masyado kasi nagdo-dobli-dobli yung tingin ko. Ngayon, after noon, nagamit ko itong ion spec since November 21. Nakita ko yung malaking gagahan, kaya hindi ko siya inubad. Pag nanonood ako TV, hindi ako humipikit-pikit. At hindi ko na naramdaman yung mahapting mga mata at yung patuloy na pagluluha kapag ako yung nanonood ng TV. Ganun din pag ako yung nagamit ng cellphone,
hindi ko siya inubad at nakita ko yung kaibahan, kaya masarap yung pakiramdam ko ngayon yung sa paglalakad sa gabi. Kung madilim, hindi na ako na parang nangangapa. Ngayon nakikita ko siya ng maliwanag. Ibig sabihin, mas malaki ang tulong na nagawa sa aking aspect. Isa pa, yung tingin ko lagi kasi naugong. Sabay nung nasakit yung ginang mata ko, nasabay, umuugong at parang masakit na pakiramdam ko sa tingin ko. Pero nawala iyon, pati yung aking pagsakit sa atin. So, siguro may connection, di ba lang? Ay, ano po masasabi niyo kay Aispec? Masasabi ko lang, malaking bagay siya. At isa pa, isa to sa mga innovation na pwede natin ipagmalaki. Kasi nalalasa ko na lahat ng klase ng salamin yung migrado pataas, lahat ng klase ng migrado. Sinubukan ko pero inalis ko yung masama rin yung nagiging epekto sa akin para sa ulo ko ng laging masakit at naiyong. Okay. Magandang hapon po, sir. Sir Aguila. Siya po si Sir Aguila ng retired teacher ng ating South Central Luzon Conference. Sir, ang aking pong tanong, yung gapong nano eyeglasses na product po ng MGI, ito gapo ay malaki ang naging tulong sa inyong mga mata. Kasi ang alam ko po kayo po ay isang glaucoma patient. Ano po ang masasabi niyo dito? Bilang isang retired teacher, noong panahon na 2011, ako ay isang PL ng Porpis. At sa pagsasulat ko ng napakaraming mga papers ng mga membro ko, ay nasumpungan ko na dito nagsimula yung aking panlalago ng mata hanggang sa itong left eye ko ay nagkaroon ng glaucoma case. At pumunta po ako agad sa ospital ng glaucoma, pero hindi na agapan. Kung kaya nga ang pintahan ko dahil si JR po na nagbigay sa akin ng bahagi na makapagpapagaling daw ng glaucoma sa dito sa may Quezon City, ay nagtungo po ako doon sa kanilang opisina kasama ng aking kaibigan. At sa pamagitan po ng nano-ion glasses na ito ng MGI, ay mapapatunayan ko po na simula nung gumamit po ako nito, ay nag-iba ang aking glaucoma. Dati po, matigas ang left eye ko, matigas dahil lang sa hindi na po kaya noong mga salamin na iba pang mga klase ng salamin. Pero ang gumamit po ako ng nano-ion glass, ay lumambot po yung pinaka pupil nito hanggang sa nagkakaroon na po ng pag-aninag yung aking matang ito. O kaya nga po, pinapatunayan ko po sa inyo na ito'y napakagaling na salamin, sapagkat sa aking sarili ay nag-iiba ang paningin ko. Dati po'y hindi ito makakita, at kapag tinakpan ko yung right eye ko, talagang totally black ang nakikita. Pero ngayon ay mayroong sinag akong nakikita dito sa left eye. Malaki po ang nagawa talaga ng nanay. Okay. Isuot nga po niyo, sir, yung inyong nano eyeglasses. Ayan. Diyan, sir, sa nano eyeglasses niyo yan, makikita niyo po na ang frame ay yan, nandiyan ang gamot. Narito po talaga ang gamot. Talagang malaki. Isa pa po, kapag ka po kayo gagamit ito, 8 hours a day ninyong gagamitin is nakasuot ito. At higit pa, more than 8 hours ay inyong isusuot. Mas lalong magaling. Oh. At makakaranas po kayo ng pagkakaroon ng maraming muta. Yun po ang mga makikita niyo. Maaring result nito. Mm-hmm. Pero huwag kayong pangangambahan dahil yun po ay dala noong mga 72 mineral na narito sa brain na nakita. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you po, at maraming pong salamat po. Sana po'y patuloy na maging maayos ang paningin niyo sa pamagitan po ng ating nano eyeglasses ng product na MGI. Thank you po, maraming pong salamat. Ako po si Edwina Asiaga Marquez, nakatira sa Santo Tomas, Pangasinan. Noong unang kuwan, naramdaman ko po kasing masakit itong mata ko at naka yung ulo ko.
nagpa-check up ako sa eye center, sabi ng mga doktor sa akin, ano daw, may kakaiba sa mata ko. Ano daw, tawag doon, astigmatism pigmentosa. Yung wala daw gamot. Yung paunti-unti na daw ako, mabubulag. Naiyak ako pag... Sige po, kailang kwento niya. Eh, tatlong doktor na akong nagpa, nag-second opinion kami. Ganun pa rin ang pendings nila sa akin. Hanggang sa tatlong doktor na akong napatingin, ganun pa rin. Tapos yung kapatid ko, nagtanong-tanong siya sa mga kaibigan niya kung may alam silang nakakagamot dito. Sabi naman nung kaibigan niya ni Yaya, sinabi niyang mayroon daw siyang alam na nakakagaling daw ito dito sa ano, sa mata ko. Tapos pumunta kami doon sa Mandaluyong sa office ng MGI. Sa May Cherry. Doon ko na ano na itong salamin na ito pinagamit sa akin. Kasi nung kuan masakit naman, napansin ng kapatid ko na masakit tong ulo ko, hindi ko mai para siyang nabibiyak. At saka yung mata ko magkirot siya. So, pagkatapos yung gamitin po yung salamin, ano po yung naramdaman? Pagkatapos na gamitin tong salamin, wala akong nawala yung pananakit ng mata ko at saka yung ulo ko. Hanggang sa tuloy-tuloy ko siyang ginamit. Ngayon po, kumusta ang pakiramdam niya? Okay naman po siya, hindi na siya sumasakit, hindi na sumasakit yung ulo ko, hindi na kumikirot yung mata ko. At saka pag gamit ko siya, hindi na nasisilo yung mata ko. Maliwanag na rin yung paningin ko pag nababasa lang ako, gumagamit lang ako ng may ano ba yun? May grado. Basta manood siya ng TV o kahit sa cellphone lang, as in, ang lapit, kasi hindi daw niya nakikita. Hindi niya makita yan. Tapos meron pa rin yung kanya na ginaganon niya. Pag tinatanong namin kung bakit niya ginaganon, sabi niya, malabo, hindi niya makita. Once na tinanggal na niya yung kamay, ayun, okay na daw. So, nalilig na yung pamilya. Tapos sa pagsulat naman, hindi niya talaga makita yung linya. Lagpas-lagpas pa yun. So, ngayon, pag nagsusulat na siya, sa 5 months ko na paggamit ng nanasulat, malaki po yung naitulong. Kasi yung dati po na nasa harapan po siya ng TV talaga, lumalayo na siya. Ito na siya nakaupo. Kaya sa mga upuan, hindi na siya tutok doon. Kahit din po sa cellphone. Ganun din po. Madami ng nabago sa kanya. Parang nagkaroon na rin po siya ng self-esteem. Kasi ngayon, may nakikita na siya talaga. Kahit sa labas, pag may mga dumarating na pag yung aeroplano, alam niya na tulog ng aeroplano, yung titignan niya kung saan banda. Dati kasi hindi niya yun. Dito lang siya sa loob ng bahay. Sa school, dati, pag pumapasok kami sa school, may mga kanal-kanal, talagang diretso, hawak ko lang siya, o kaya yung mga ibang mga nanay, ganun, tinutulungan hanggang dun sa loob ang mga makaupo. Pero nung gumamit na siya nito, kahit dito sa bahay namin, dati sa kapit pa yan, talagang iyanin niya dahil mahagdan na ang isa. Kaya niya talaga yung paan niya, para lang makalagpas niya sa kapit. Ayun. Ngayon talagang lalakas. Ako si Angela Danco Iguya, 36 years old.
ang tagabubog San Jose, Occidental Mindoro. Dati, malaki talaga ang problema ko sa mata. Since 16 years old ako, nag-start na ako nakaramdam ng pananakit ng ulo, pagsusuka, then mas lumalala habang tumatagal. So 16 years old ako at the age of 36, so 20 years ko na siyang nararamdaman. Then last September, naroon sa akin itong eyes effect. Dahil in-explain sa akin kung ano yung effect, nag-try ako kasi nga gusto kong marunasan yung pagsusuka ko, na everything kong nararamdaman, tapos wala na siyang pigil. Pero simula nung gumamit ako ng eyes check, malaki ang pagbabago na nararamdaman ko. After 2 weeks, saka ko naramdaman yung effect niya, totally. Na naramdaman ko na gigising ako sa umaga na okay ang pakiramdam ko, uuwi ako sa hapon na okay ang pakiramdam ko. Basta sinunod ko lang yung susuotin ko siya within 8 hours. Tapos pagkagising na pagkagising ko, sumusuot ko rin siya kaagad. And hanggang sa tumagal, 3 weeks, hanggang ngayon, October na, totally, wala na akong nararamdaman. Masakit man siya, dala lang siguro na stress ko sa trabaho, pero hindi na siya ganun kasakit. Kayang-kaya ko na siya. Kaya makakainom lang ako ng maligam ganun ko. Okay na siya. Dahil doon, thank you very much sa Alice Pet. Sa laki ng tulong na ibigay sa akin. Kahit bumili pa ako ng 3, mas malaki pa rin yung matitipid ko compare doon sa pera na ginagastos ko na dinadala ko sa doktor. Yung sasakot ako. May nag-interview sa akin itong Ion Spec na to siguro at late December 2019. Tapos sabi kong ganun. Sabi ko, eh baka katulad din ng ibang salamin nyo na ganito. Ganun din naman ang maging sistema. Tapos sa presyo, mahal. Pero iniisip ko, pag iisipin mo rin yung mga ilang beses ka nagpalit ng salamin, sabi ko, ano nga, subukan ko. Nung unang suot ko, di, eto na, meron na akong salamin. Ito yung full element yung aking ginagamit. Tapos, nung unang suot ko nito, siguro mga first 2 weeks, grabe, lumuluha yung mata ko. Pusa, hindi ko alam kung bakit. Tapos, ano, parang nagmumuta. Tapos sabi ko, parang mas lalo yata yung malakas. Ang sakit-sakit ng ulo ko, pati bako ko dito, yung buong ganto ko. Sobrang sakit. Pitinaman ko yung ano, mag-ano sa akin ng salamin na to. Ba't ganun? Eh sabi, healing crisis daw. Eh inisip ko, total ka ako, ano yung sinasabing healing crisis? Ibig sabihin, may pag-asang gumaling to na na-explain sa akin na ito talaga ang senyalis na ibig sabihin, effective yung salamin. Tuloy-tuloy ko lang. So yun na nga, diretso pa rin ako nagsuot nga nito. Tinatanggal ko lang po ito pag maliligo at saka masitulog. Tapos hanggang sa dumating yung time na parang maginhawa na yung pakaramdam ko. Tapos sinubukan ko habang nagpunta ako sa lokal, tinig, kaya kahit may kausap ako, sinubukan ko tanggalin yung salamin ko kung pwede ako makapagbasa ng wala akong, kahit hindi ko siya suot. Kaya awa ng Diyos sa loob ng less than 4 months, okay na ako eh. Nakakapagbasa ako kahit wala akong reading glass. Diba? Kaya yung aking reading glass, binigay ko na yun sa kapatid ko. Tapos ano po, parang ang mahirap na ano, na bumalik pa ako dun sa dati na magpapanibago na naman ako na gasto ng isang mantanang ito. Dire-direto ko lang. Saka kung mapapansin niyo po, yung dati kong picture ha, kasi ako'y stroke victim, tapos ako'y meron thyroid problem. So, ang problema talaga, lumuluwa yung mata. So, ang unang-unang na-apektuhan sa akin ito yung kaliwa ko, yung 125 kong ano, grado. Hanggang sa napansin pati yung mga kapatid ko, pati yung mga kasama dito na parang unti-unti, nakita ko eh, kasi minomonitor ko yung anong mata ko. Parang sumuso, ano siya, yung buwabalik siya, yung buwabantay sa rito. Meron pa rin siya, meron pa rin. Kasi syempre, sakit po na to eh. Pero syempre, malaking tulong yun kasi syempre, sa panalangin sa Diyos. Ang inisip ko, magkaroon ng technology talaga. Ito nga po yung sagot talaga. Kaya ito, lubos ako nagpapasalamat sa Diyos na merong ganito ng MDI. Kaya, ito po yung ano, hindi ko ito inihiwalay sa akin, yung salamin.
Kaya sabi ko, salamat po sa Diyos sa technology ngayon kasi kapatid dito sa naging bento dito, ginamit ng Diyos na ano to eh. Malaking bagay to kasi isipin nyo ah, nakakapagbasa ako nang wala akong reading glass. Ang hindi ko lang kayo masahin yung pinakamaliliit ng sulat, katulad dun sa Bible na diglot, yung English version, hindi ko na kaya yun. Naaninag po siya, nababasa ko sa konti, pero yung ano, hindi. Pero ano talaga, ang laki ng improvement. Kaya salamat po sa Diyos. Sana ano, yung mga ano, gastos tayo ng gastos sa pagpapagawa ng salamin, palabo ng palabo. Imagine mo yan ha, kung hindi ako kung wala akong gantong salamin na ito, baka ito ngayon may panbago na naman akong grado ng mata. Kasi, alam mo yung progress ng paglabo ng mata, grabe mo. Sipin mo, kaya sabi ko grabe, para pala talagang para din itong mga doktor na pag sinabing opera, tanggalin mo lang yung letra ko. Laging pera, laging bagsak ng pera, gawa niya. Kailangan mo, pero hindi ka naman pwede, hindi, kasi nga, hindi ka naman makakagalaw, hindi ka makakapagbasa. Eh, pinaka-importanting bahagi ng katawan natin, yung mata. Pag wala ka nito, lahat na hindi mo magagawa. Ano po masasabi niyo doon sa mga, gano'n niya, kasi siyempre, meron tayong duda. Ano po masasabi niyo doon sa mga hindi pa gumagawa? Yung sa mga ano pa sa isip nila na ay ang mahal kasi niyang panahon, pero ito one time ka lang naman mag-invest. Yung investment mo to, kwentahin mo yung ginastos mo, siguro mga sa 5 taon na nagpapalit-palit ka ng salamin. Ito isang beses ka lang magsusuot, isang beses ka lang mag-invest. Pero in yung lifetime mo na, suot-suot mo na. Kumbaga, marami rin naman itong benepisyo. Una-una, pati migraine ko na wala dito. Dati, ay madali ako mano sa silaw-silaw na yan. Tapos, ano sana yung mga... Ako, alam mo, kung ako umiisip na, ano, kung kailangan ko ito ipangutang para magkaroon ako nito. Kasi ang unang gagamutin ito, mata ko. I-basic natin po yung pagkakaroon ng malinaw na mata. Sana sa mga susunod na, ano, yung mga nakakausap ng mga inaalok nito, huwag tayong ano, mag-isip ng negatibo ka agad. Ang isip ka agad natin, ako, ang mahal naman ito, ganito, ganyan. Hindi po. Kasi kung practical ka, kung mag-isip ka ng ano, ako nakailang halos 20 mil na gastos ko eh, sa ilang salamin na dumaan. Pero ito, isang beses lang, 7,800. What is 7,800? Kung yun naman, makakabuti dun sa kalusugan natin. Kasi yung mata natin, kailangan po natin ito sa pang-araw-araw. At sana nga, mas marami pang ano nito dun sa mga may sakit talaga sa mata. Sana loobin ng Diyos na pag-isipan niyo po kasi kailangan natin ngayon. Yung mga immediate solution, eto na nga po yun. Saka pag yung mga iba, meron akong nakausap na kaya niya daw ayaw isuot yung salamin niya kasi nakakaramdam siya ng masakit daw ang ulo niya. Ganito. Eh, kaya nasa healing crisis ka nga eh. So, paano ka naman gagaling kung hindi mo naman papanindigan na isuot yun? Eh, nandun nga yung ano, tamang pamamaraan ko. Isuot natin, tanggalin lang natin pag tayo ay maliligo o kaya matutulog. Yun lang po. Salamat po sa Diyos sa MGI po. Salamat po.